Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ang i-discuss natin is a topic under geometry. So siguro ito yung mga topics na hindi natuturo sa atin or madalas na hindi na i-discuss sa atin ng mga teachers natin kasi this is a non-routinary topic mga Lodi. Ito yung tinatawag nating Viviani's Theorem. So ano po ba ibig sabihin ng Viviani's Theorem or IG sa geometry? So ang ibig sabihin niyan mga Lodi, the sum of the distance from any interior point of an equilateral triangle is constant. So that is A plus B plus C equals H. So ano ba yung mga distances na to mga Lodi? Ito yung mga perpendicular distances. Let's say this is A point mga Lodi on the interior. Ibig sabihin ng interior nasa loob ng triangle natin. Equilateral triangle lang po siya applicable mga Lodi ah. So let's say we have the perpendicular distance A to the segment BC. And the perpendicular distance B to segment AC and the perpendicular distance C from segment AB. Kapag inadd daw natin lahat ng perpendicular distances na yan, that is constant, which is equal to the H or to the height of the equilateral triangle. So yan yun mga Lodi. So pwede natin siyang i-prove bakit ba naging ganyan. So papakita ko sa inyo mga Lodi yung proof ng Viviani's Theorem. So, di ba nakita nyo itong drawing natin dito sa board? So, we have triangle ABC. The perpendicular distances from a point inside are A, B, and C. So, paano ba natin mapuprove yung Viviani's Theorem na yan? So, first step, mga Lodi, we will assign the point on the interior as point G. Let's say that is point G, mga Lodi. So, ang gawin natin, yung point G na yan, i-connect natin dun sa vertices ng triangle natin. So, i-connect natin dito sa A. So, gamit tayo ng ruler, mga Lodi. So, i-connect natin sa C. So, gawa tayo ng hidden line. Okay. Tapos, connect din natin dito, mga Lodi, sa B. So, ito siya. Okay. Tapos, i-connect din natin dito sa A. So, sige. Okay na. Kagi ng ruler. Ayan. So, mapapansin natin, mga Lodi, kinonect na natin yung point G to all our vertices. So, paano ba natin mapuprove yan? So, ibig sabihin nito mga Lodi, so, yung triangle AGB, so, we have triangle AGB plus, ito AGB, yung area nyan, plus yung area nitong babang to, triangle BGC, ito mga Lodi, AGB plus BGC, plus the triangle or the area of triangle, ano yung missing natin, AGC, that is equal to the area of the, this is AGC, so AGG, sa ano yun doon, mga Lodi, GG, good game. So, area ng equilateral triangle natin, equilateral triangle. So, yan na yung mga Lodi. Since equilateral triangle po siya, mga idol, so, alam natin na lahat ng sides niyan should be equal. Diba? So, diba, ang sinabi dito yung triangle AGB daw, pag inadd natin lahat ng area, that is equal to the area of the triangle or the equilateral triangle. Ano ba formula ng area ng triangle? Diba mga Lodi, that is 1/2 base times height. Pero before natin gawin yun, we know that AB is equal to AC is equal to BC since this is equilateral triangle. So, ano gagawin na natin? Kunin natin yung area nito, that is AB, so 1/2 ng AB times C. Tama mga Lodi? Tama Sir IJ. Plus 1/2, ito sa BGC tayo mga Lodi, BGC, ang BC equal sa AB. So magiging 1/2 AB multiplied by ano yung height dito, that is A. Plus 1/2 multiplied by AGC. AGC, this is AC yung base natin. So, that is equal to AB. AB multiplied by B. So, this is equivalent to 1/2 area ng buong triangle, which is AB times the height of the triangle. AB times yung height na perpendicular dun sa AB na tinamaan yung dito sa point C. Kapag kinonect natin tong point C, ID yung point dito patungo dito, that is now the height na given na perpendicular siya mga Lodi. So ito yung area ng triangle natin. Kung mapapansin natin, lahat ng AB dyan mga Lodi mawawala. Lahat din ng 1/2 mawawala. Therefore ano matitira? It follows that C
plus A plus B is equal to H. Hence, na-prove na natin siya. So, yan na po yung Viviani's Theorem. Ulitin natin mga lodi, may 1 of AB, 1 of AB, 1 of AB, 1 of AB. You can divide both sides of the equation by 1 of AB. Then, as you can see, ayun, magic na. Naging A plus B plus C is equal to H. So, we will just rearrange. That is A plus B plus C is equal to H. Tandaan natin mga lodi, yun yung height ng triangle. So, try natin i-explore pa yung Viviani's, paano ba natin makukuha yung side, yung area ng triangle, tsaka yung length. So, bigay tayo ng sample problem. So, ito na yung proof natin mga lodi. So, bigay tayo ng example. Okay. So, ganito yan mga lodi. So, let's say meron tayong equilateral triangle. Ayan. Tapos, ito yung point. Let's say point P. Let's say this is XYZ. So, given daw, triangle XYZ is an equilateral triangle. Tandaan natin mga lodi, equilateral triangle lang siya. So, triangle XYZ is an equilateral triangle in which there is a point W inside. Given that the distance of W from the point or from the sides, so kapag narinig nyo yung mga lodi, distance of a point from the given sides, that is equal to the perpendicular distance. So meaning, this is perpendicular to this, this is the distance that we are looking for, and ito yung isa rin mga lodi, tapos ito yung isa nating distance. And yung mga perpendicular distances natin. Let's say ito ay 2, ito ay 3, ito ay 4. So ang hinahanap natin, what is the side of the triangle as well as what is the area of the triangle. So ganito ang gagawin natin. Alam natin na Viviani's Theorem, ia-add lang natin yan. So that is H is equal to the sum of the perpendicular distances. So that is equal to 9. So what we're gonna do is we will reconstruct the triangle. So magiging ganito na siya mga lodi. Let's say we have an equilateral triangle in which the side is equal to, or the height is equal to 9. So how do we get the side? So alam natin na that this is 60 degrees. Di ba mga lodi, equilateral yan. So alam natin yung property that the side opposite the 60 degrees is square root of 3 times the opposite of the side, 30 degrees, or of the angle, sorry mga lodi. Ulitin natin, yung opposite ng 60 degrees, that is square root of 3 times the opposite of the angle, 30 degrees, in a right triangle. Since this is 9, i-divide natin siya by square root of 3. So let's say this is x. So from that case, x is equal to 9 over square root of 3. So rationalizing, so we have 9 square root of 3 over 3. This is equivalent to 3 square root of 3. Paano natin kukunin yung side? So that is 2x kasi ito equal dito. Ang important property ng equilateral triangle mga lodi is yung height natin is also a median. So meaning perpendicular na siya dun sa opposite side sa equilateral, at the same time ano rin siya, median din mga lodi, altitude na median pa. So ibig sabihin anong tawag dito? This is the perpendicular bisector. So tandaan natin yan, equilateral triangle. So ano yung base natin? That's twice ng x, that's 6 square root of 3. Therefore, eto na yung side mga lodi pag hinahanap yung side. Kapag perimeter, i-times lang sa 3. Kapag area, that is 1 half base times the height. So that is equal to 6 times 9, that's 54 over 2, that is 27 square root of 3 square units. Okay, mga lodi. So, yan po yung pagkuha ng area. O kaya, may shortcut tayo sa pagkuha ng area, rekta na sa formula kapag binigay yung height. Ano yung shortcut formula for the area? Ito yung nakuha nating area, mga lodi, di ba? So, burahin natin to. So, ang shortcut formula for the area ng equilateral triangle given height, that is area equals h squared square root of 3 over 3. Ano nakuha natin mga lodi? Naalala mo pa, that's 27 square root of 3. Ano yung height natin? That is 9. So 9 squared square root of 3 over 3. Ilan yung 9 squared? 81 over 3. That is 27 square root of 3. Square units. Lagay na lang yung units. So sana may natutunan kayong panibagong theorem mga lodi, and natutunan nyo rin yung proof niya. So, just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mahihiyang magtanong mga lodi. Thank you so much for subscribing to my channel, and I hope you all the best. God bless us all. Bye-bye.